Ang Candaba ay isang first-class municipality sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa 2020 census, ito ay may populasyon na 11,009,497 na katao. Kinakatawan ng Candaba ang pinakamababang punto sa rehiyon ng gitnang Luzon ng Luzon Island. Ang kalapit na munisipalidad ng San Miguel o San Miguel de Mayumo sa lalawigan ng Bulacan ay dating bahagi ng Candaba hanggang ang San Miguel ay naging isang munisipalidad mismo. Ang Candaba ay nahati din sa tatlong rehiyon. Ang rehiyon ng Tagalog na binubuo ng katimugang bahagi ng Candaba ay siyang hangganan sa pagitan nito at Timbaliwag at San Ildefonso. Ang sumunod ay ang rehiyon ng poblasyon sa Kanluran na nasa hangganan ng Santa Ana. At ang susunod ay ang rehiyon ng Kapampangan sa Silangan na siyang hangganan ng St. Michael. Katulad niyo din ba ako na gustong malaman kung paano nagsimula ang Candaba? Tara at ating alamin, bago tayo magsimula, maaari mo bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Ang Candaba ay tinuturing na isa sa pinakamaagang bayan sa panahon ng pre-Hispanic bago pa man nilirahan ang mga encomendero sa bayan noong 1593. Mayroon na silang sariling kultura, kalakalan at negosyo na karamihan ay pagsasaka at pangisda. Ayon kay Dr. Juan Pidal Ponton, isa sa mga may alam na talaan ng municipalidad, nakuha ng Candaba ang pangalan nito mula sa Candawe, isang pangalan ng isang lugar na malapit sa Sitio Calumana sa Candaba. At kalaunan ay tinawag na itong Candaba. Isa sa pinaniniwalaang pinagmula ng salitang Candaba ay ang Candaba o kapatid ni Daba. Ang Daba ay tumutukoy sa isang malaking banga na ginagamit at nilalagyan ng malalaking isda at hinahaluan ng asin at kanin para gawing tradisyonal na pagkain ng Pampanga na tinatawag na buro. Gayun din, ang mga taong sobra sa timbang ay tinutukso sa pamamagitan ng paghahambing sa kanila sa isang Daba. Hindi nagtagal, nangyari na ang bawat out-of-town pok na bumibili ng isda at sikat na buro ay halos nakaugalian na tawagin bilang Candaba. Ang munisipalidad ng Maglaon ay tinatawag na Candaba. Ang Candaba, Pampanga ay isang bayan sa Pilipinas na kilala sa mga produktibong bukirin kung saan nilintanyat ang matatangis na panglaw. Kilala ito sa malalawak at magagandang latihan, migratory bird, monkfish, hito at marami pang iba. At naging pangunahing pinagkukunan ng tilapia at flamingo. Karaniwang isang pamayanan ng pangingisda at pagsasaka, ang lugar ay pinangangasiwaan ng mga datos kahit noong unang bahagi ng 1577. Sa topografiya, ang Candaba, lalo na ang mga latian, kung saan ito naging sikat ay kumakatawan sa pinakamababang punto sa gitnang Luzon. Ang mga latian ay communal fishing grounds na sumasaklaw sa humigit-kumulang 430 square kilometers ng matataas na taniman ng lupa. Wala nang mahanap sa Pampanga ang mas matabang lupain kaysa sa mga latian ng Candaba. Dahil sa patuloy ng mga deposito ng humus at nabubulok ng mga labinang kulay. Ang mga migranteng wild duck at iba't ibang uri ng ibon ay nakataka sa hanging taglamig mula sa China at Siberia na ginagawang kaninang taon ng santuario ang Candaba. Ang panonood ng ibon sa latian ay isang atraksyong panturista. Ang sikat na purong isda, isang nabatanging Kapampangan fermented delicacy, ay ginawa mula sa pinakamahusay na tilapia o monkfish dahil ang Candaba lamang maaaring gumawa. Ang opisyal na logo ng Candaba ay binubuo ng tatlong antas, ang asul na tubig, ang berdeng lupain at ang maliwanag na kalangitan. Ang asul na kulay ay nangangahulugang katalisayan, kalinisan at kapayapaan. Ang isda ang pangunahing ani ng tubig ng Candaba. Ang berdeng kulay ay kumakatawan sa agrikultura, ang
ang pang-ekonomiyang pundasyon ng munisipalidad. Ang mga hiwa ng red meat na pakwan ay kumakatawan sa isang bagay na kilala sa Candaba. Kinakatawan din nila ang pananaw ng nagawing pangunahing pinagkukunan ng mga produktong ang pang-agrikultura ang Candaba. Ang maliwanag na kalangitan na nasa sinagan ng araw at mga bituin ng matawag sa Pilipinas ay kumakatawan sa pagmamahal sa bayan at ang paglipad ng mga migratory birds ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa sa paningin at pagkilos. Ang mga migratory bird na naninirahan sa Candaba Marsh ay kumakatawan din sa pagtugis ng environment-friendly na pag-ulan.